Yeah. All right, ladies and gentlemen, welcome to Critico. Ayan. Welcome to the MK World. Cheers. Cheers. Ayan, virtual cheers. Welcome to the MK World. Ayan, ang kinanta po ni Critico ay ang new song na PM. Ayan, at alam niyo ba ang PM ay included sa Spotify's bago sa rap playlist inclusion. Ayan, kumusta, Critico? Ayan, okay naman po. Kahit paano, nalilibang pa rin kahit nandito lang sa loob ng bahay. Ayan, so bago ang lahat, kumustahin mo muna yung mga kapamilya, mga katizens natin all around the globe. Ayun, siyempre, malaking shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon. Siyempre, sa lahat ng Pinoy sa buong mundo. Mabuhay kayo dyan. Huwag na huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag na huwag kayong malungkot. Kahit anuman nangyayari ngayon, maging think positive pa rin tayo. Tulad ng sabi nyo kanina, huwag lang maging positive sa COVID, pero dapat think positive. Totoo! Kasi alam naman natin, sa buong mundo, Pinoy ang pinakamalakas. Noypi lang sa kalam. Yeah. Yes, all right. And syempre kasama rin natin Critico si RK Kiara nasa from London and RK Hello Charles po. From Hello Dubai. Po. Baka may Hello. Baka may gustong sabihin yung mga artists din natin. Ako tatanungin ko lang si Critico. Syempre yun yung napakinggan natin yung kanyang latest single PM. Tatanungin ko sana siya kung ano yung inspiration niya sa kanyang bagong single. Medyo mabigat po yung inspiration nito kasi pinagbabawal siyang pag-ibig pero nangyayari siya sa tunay na buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na galing sa akin kwento ko siya, pero kwento siya ng iba, kwento siya ng karamihan sa atin na hindi kayang umamin kasi nga alam nilang bawal. Ay, pero aray! Aray naman! Pero hindi ang pag-ibig kasi hindi mo matatago yan kahit anong gawin mo eh. Pusang lalabas at lalabas yan. Kaya siguro ginawa ko to para bigyan ng boses yung mga taong may lihim na pag-ibig sa ibang may karelasyon na. Kumbaga binigyan ko sila ng boses. Pinaliwanag ko lang yung side nila kung ba't nila ginagawa yun. Ayan. Hindi kasi di ba yung lyrics ng kanta, PM mo lang ako pag hindi mo na siya kasama. O di ba parang tanggap mo talagang ano ka? Paano mo hindi ka na PM? Ay, tinext mo siya, PM mo ako pag mag-isa ka na, pero hindi ganyan na-replyan. So, ano nang gagawin natin yan ngayon? Pagkaganon siguro. Quit. Pero totoo yan, masakit yan na ano ha. At alam nyo ba, yung PM, mga kapamilya, ang kanta po ni Critico na PM is the second part of the song Trilogy about bawal na pag-ibig. Ayun. So, Critico, may tanong lang din ako. So, how do you make music sa gitna ng pandemic? Ngayon po, napakagandang tanong po niyan. Kasi yung mga tulad po naming musikero, yung mga rap artist po, mas nakatulong sa amin. Hindi ko naman sinasabing maganda to, pero yung time na dapat sayang lang kasi lockdown nga po, bawal lumabas, hindi po sinayang ng mga tulad ko. Ako po, personally, hindi ko po siya sinayang. Ginugol ko po siya sa paggawa ng mga kanta, sa pagsusulat. Siguro, kaya ako naisip tong topic na to, dahil din siguro sa sobrang boring ko na kung ano-ano na yung tumatakbo sa utak ko. Kaya naka-invento ko ng song na, alam niyo yun, hindi siya pwedeng ipaglaban basta-basta, pero nabigyan ko siya ng story, nabigyan ko siya ng kwento, at may mga side ako na nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag kung bakit nila ginagawa yun. Okay. Controversial nga yung ano, no, bawal na pag-ibig. I'm sure Critico may na experience ka ng ganyan, and as well RK Raymond saka Miss Kiara, hindi ko alam kung may bawal na pag-ibig experience. Pero being that so bawal, ano ba yung mga bawal na pag-ibig? Bawal na pag-ibig. Katulad nung ano, sabi niya nga PM mo ako pag wala ka nang kasama. So alam mo yun, may excitement eh kapag hindi mo makuha yung tao na gusto mo. So mas lalong parang, uy, gusto ko to pero bawal. Pero gets mo na. Hindi ko alam. Ako lang yata nakaka-relate. Case, ganon? Yeah. Ano daw? Gusto mo yung thrill? Yung thrill, oo. Diba?
Pero, ewan ko, ikaw ba kritiko? Ano, ito, seryosong tanong to, pare, ha? Ikaw ba ay stick to one or open ka to possibilities? Ako siguro. Nung mga kabataan ko, hindi pa naman ako ganun katanda, pero sa ngayon kasi medyo focus, sobrang focus ko na eh. Kumbaga, isa nilang yung tinitignan ko, yung tagumpay na lang. Kumbaga, kaya ginawa ko na itong mga kanta na to para sa mga bagong generation na dadating na kasi sa song, nakapaloob naman sa song na hindi talaga tama itong ginagawa na to. Kumbaga, napaliwanag din naman sa song na huwag mong gawin kasi masasaktan ka lang. Parang ganun. Kaya ginawa ko siya para siguro din yung mga next generation, maintindihan nila na hindi ko napapasukin to kasi hindi naman talaga maganda. Makakasira ka pa ng ibang relasyon at may masasaktan ng iba. At masasaktan ka talaga kasi alam mong third party ka lang. Ay, ay!